If you see in a province the oppression of the poor and the violation of justice and right, the human right, do not be amazed at the matter. For the high official, sabi niya, is watched by a higher. Session number 55 na tayo, 55th week. At ang ating topic ngayong gabi ay the book of Ecclesiastes. May ikli lang yung libro na ito. Initial impressions muna natin sa mga nakapagbasa na ang libro na ito. Hindi unfamiliar ito kasi sa atin dahil malimit na nakakarinig tayo ng quotation, citation mula sa libro na ito. Maybe you are not aware na dito galing yung mga passages na yan sa libro ng Ecclesiastes. No? Kaya, for example, itong libro na ito, sabi ng isang scholar, sabi niya, napaka-prangka naman ang libro na ito. No? Or honest. No? Talagang nagsasabi siya ng hindi paligoy-ligoy, kundi straightforward. No? Halimbawa, tignan ninyo yung sinabi niya, a living dog is better than a dead lion. Mas, kung leon na yan, pero patay naman, what is the use of that? Mabuti pa yung aso lang, no? Kahit tuta, buhay naman. So, you see the value of life there. No? Or, Ecclesiastes 9 verse 9, enjoy life with your wife. Oh, very sa mga may asawa dyan, no? So, or other way around, no? Enjoy life with your husband, go with your children. You can adapt sa situation ninyo. Okay, or the appetite is not satisfied. Totoo po yun, no? Appetite is not satisfied. Hindi tayo nagsasawa. Kahit na makakasama sa ating kalusugan, no? Not satisfied, no? And all are from dust, all return to dust again. Sabi, all are from dust and all return to dust again. Tama yun, no? Lalo pag pinag-uusapan na ngayon yung cremation, no? No. I noticed na nag-biblink itong ating bago camera. So there must be something wrong. As I said, pagpasensyahan nyo muna natin ngayon. Even yung libro na ito ay it is used to justify violence. Ha? It is used to justify na ginagamit ito ha? Na? Para yung karahasan na ginagawa nila ay kumbaga nasa Biblia, sasabihin niya. O halimbawa, hindi ba? Malimit na, narinig natin ito lagi. Eh. Kinukot ng isang may kapangyarihan. No? At there is a time to kill. Sabi. So, panahon niya para ipagpapatay niya, extrajudicial killing. So, how will you justify that religiously? There is time for everything, sabi ng libro ng Ecclesiastes. A time to be born. A time to die, no? A time to kill, no? In chapter 3 verse 3, or there is a time for war, a time for peace and a time for war. So war on drugs, no? So nagagamit tuloy na pang justify, no, yung masamang ginagawa dahil na-stated naman yan sa banal na kasulatan, no? Sa libro ng Ecclesiastes. You see, hindi nyo napapansin pero nagiging notorious o popular, depends how you see it, itong libro na ito. Kahit maikli lang, oh, ito nakuha ko sa internet, Ecclesiastes 3 verse 3, a time to kill, tapos may picture dito ng kaibigan natin. Okay, now timely din ang libro na ito, no? Timely, no? Kumbaga
sa sitwasyon natin na condition situation natin, pandemic situation, no, pagbabasahin yung libro na ito, wow, napaka ano naman ito, akmang-akma sa ating panahon, no. For example, a time to plant, nung lockdown, di ba, a time to plant, nagplantito plantita, eh dinig ko sa Tagaytay nung panahon na yan, ang mamahal ng mga tanim, ha? At that time, ha? Umabot ng mga 50,000, 100,000 yung isang tanim lang, ha? Dahil talagang nag-shoot up ang interest sa pag-garden, no? So yan, a time to plant, a time to heal. O, tama, no? Panahon natin, daming may sakit. A time to heal, daming namamatay. A time to weep, chapter 3 verse 4. And hindi nga tayo makabisita noon sa ating mga mahal sa buhay, no? Hindi natin sila madalaw, hindi sila natin ma-handshake, mahawakan, mahalikan, ma-yakap, to hug them. So there's a time to be far from embraces. So, panahon daw na malayo sa pagyayakapan, chapter 3 verse 5. So talagang tumutugma sa ano natin, sitwasyon natin itong libro na ito. Yung libro Ecclesiastes, mayroong dalawang known names, may dalawang pangalan, no. Una yung classic, yung narinig natin lagi pati sa pagbabasa sa loob ng simbahan, Ecclesiastes. Ito ay hango sa wikang Griego, sa translation ng Biblia sa Greek. Tawag dyan ay Septuagint, or abbreviated as LXX, no? Septuagint. Literally, ang Ecclesiastes, ang ibig niyang sabihin ay participants in the assembly of citizens. No? Participants, no? Miyembro daw ito ng pagtitipon ng mga magkababayan, no? So pagtitipon, no? Ecclesiastes, no? Hindi Ecclesiastes ang pangalan niya, so wikang Ebreo yung ginagamit ng mga Hudyo ngayon, no? Ang pangalan niya doon ay anong libro na ito ay hindi Ecclesiastes kundi Koheleth, no? From the Hebrew kahal, no? Ang ibig sabihin ng kahal ay assembly. So may hawig din sa wikang Griego, na kasi it speaks about the participants who are going into forming an assembly. Ang kuha naman, ang Koheleth naman is kahal, from the word kahal meaning assembly, pagtitipon, no. Koheleth. Yung Koheleth, ang gender kasi sa wikang Ebreo merong masculine gender, may feminine gender, no? Ang kanyang gender ay female or feminine, no? So literally yung Koheleth, it means if a gatherer, no, one who gathers, no? Is at yung one who gathers, yung one na yan ay babae, no? Female, kasi female yung gender ng Koheleth, no? One who gathers, no? Isa na tinitipon niya, no? So gatherer, no? So dalawang pangalan ang libro na ito, no? At both of them are being used today, no? Ecclesiastes or Koheleth. Sa mga bagong Biblia ngayon na lumalabas, ang ginagamit na pangalan ay Koheleth. Pero doon sa liturgy natin, ang ginagamit ay Ecclesiastes. Sa ating Bible study, ganito lang gagawin natin, gagamit ako ng Ecclesiastes pag I would refer to the book sa libro, pero Koheleth pag ang tinutukoy ko ay yung may akda, yung poet, yung author. Okay? So, yan ang maybe what we can do in the meantime, no? So when I talk about the book, I would refer it as Ecclesiastes. When I talk about the author, Koheleth.
ang sasabihin ko. So, okay, agree na tayo doon. Now, yung pangalan na Koheleth, no, balikan natin. No, point number three na tayo, pangalan na Koheleth. As I was telling you a while ago, ang gender ng Koheleth na word ay feminine. No? Hindi ibig sabihin na feminine yung nagsulat. No? Yung gender ng word na yan, no, ay feminine. At 7 times na mention sa libro na ito, ang Koheleth. It's the female form of one who gathers. No? Now, iba-iba din ang translation nito pag check nyo yung mga Bibles natin. Ang pinaka-famous na translation came from Martin Luther nung translate na into German yung Koheleth, no, Ecclesiastes or Koheleth, ang ginamit niya ay the preacher. No? The preacher. Ang ano ba lang ang preacher? No? Sa Ilocano mga kasaba ang nagpapahayag, no? Tagapahayag, no? The preacher, no? Yun yung inadapt din ng King James Version, no? At si St. Jerome sa kanyang Latin translation, kaya ginamit yung consonator. Latin po yun, salita, consonator. So, popular ito ngayon, malimit na ginagamit pag pag hindi ginagamit na yung word na Koheleth, ang ina-adapt na translation ay the preacher. Or, isa sa modern translation natin, NRSV, New Revised Standard Version, ang ginamit doon na translation ng Koheleth sa wikang Ingles ay the teacher, no? Ang mangangaral, no, sa Tagalog. So, in-adapt din ng Tagalog at sinabi na ang mga ngaral. Sometimes, ang translation ay assembler, kasi nga yung calling the assembly, collector, dahil inipon niya o tinipon niya ang mga words of wisdom, or gatherer. Koheleth. Ngayon, yung Biblia ng Roman Catholic Church ng United States, New American Bible, Revised Edition, Nabre, ang preserve niya yung pangalan na Koheleth. Hindi na niya na translate. So, mamili kayo kung anong gusto niyong gamitin. No? Pero as I said, may mga libro na lumalabas, may mga translation na lumalabas, na hindi na isinisalin yung Koheleth. They leave it as it is. No? Koheleth. No translate, kasi nga pag translate mo hindi mo makakapture yung ano ba talagang ibig sabihin niya. Hindi naman yung teacher, hindi naman yung preacher ang mga ito, so they just keep the word Koheleth. No? Okay, now the author Koheleth, no? Sino ba ito Koheleth na ito? Pag punta niyo sa chapter 1 verse 2, okay? Nakalagay doon, Koheleth introduces himself as son of David, king of Jerusalem. Eh, sino ba naman ang son of David na king of Jerusalem? Kailangan po bang i-memorize 'yan? Eh, yung si Solomon, no? Kahit hindi siya pinangalanan, no? Kaya naging popular tuloy na yung Koheleth ay ang sumulat, ang may akda, ay walang iba kundi ang anak ni David, hari ng Jerusalem, na si Haring Solomon. Okay? And dahil dinescribe din yung kayamanan sa chapter 2, ng hari na ito, na may garden siya, may parks, may pools, may silver, may gold, may singers, may concubines, may Italiano gold, siguro yan, no? Indicates, therefore, that Solomon is the implied author. No? Implied author. Ibig sabihin, ina-assume na siya ang mayakda. Okay? So therefore, traditionally then, this book is attributed to that guy, King Solomon.
Now, however, malaking however, no? Ang lengguwahe ng libro na ito ay very late biblical Hebrew. It does not belong to the time of Solomon, yung language na ito. Okay? It does not belong kasi yung language na ito ay matagal nang tigok si Solomon, matagal nang wala si Solomon nung lumabas ang lengguwahe na ito. Alam mo yung Hebrew na lengguwahe, nagtuturo po ako ng Biblical Hebrew sa mga seminarista, sorry, magpapare, eh, iba-iba ang, katulad din ng Tagalog, no? Iba, may mga different periods of time siya na ganyan ang estilo ng pananalita ng lengguwahe na Tagalog. Eh, panahon ni Balagtas, di ba? Iba yung panahon, iba rin yung Tagalog ng mga taga-Batangas, Tagalog ng Bulacan, no? Tagalog namin mga Ilocano, Tagalog. So, makikita nyo na, makikita nyo na yung language, ma-detect mo yung period of time niya kung kailan sumikat kasi yung estilo ng pananalita na yan, dyan mo ma-identify kung anong period of time siya. Kaya hindi maaring si Solomon ang gumawa, mayakda itong Ecclesiastes na libro, no? So kaduda-duda na siya inattribute malahil sa kanya kasi nga sa lumang tipan sa libro ni Samuel, no, ay kung saan mo makikita ang libro ni mga hari, no, first book of Kings was the end of the first book and the beginning of the second book of Kings, no, eh nandiyan yung buhay ni Solomon. By the way, na-discuss na natin yan nung tinalakay natin ang libro ng mga hari, no, sa last year, no. So late biblical Hebrew yung klaseng lengguwahe na ginamit, kaya talagang malaking kaduda kung si Solomon nga ba ang sumulat niyan. So yung mga scholars, they would not take it seriously na si Solomon ang may akda niyan, no? Kasi yung may akda na si Kohelet, no, ay familiar din siya sa various aspects of Hellenistic philosophies. Eh, hindi pa naman ito lumago nung panahon ni Solomon. Wala pa itong mga klaseng pag-iisip at filosofiya nung panahon niya. Eh, late na lang umusbong ang itong mga klaseng philosophies na ito, yung tinatawag na Hellenistic philosophy. Filosofiya na umusbong sa panahon ng mga Griego, panahon ng nina Alexander the Great, pagkatapos yung panahon niya yan. Yun yung isa sa mga sikat na thinking, na pag-iisip nung panahon na yan ay yung tinatawag na Stoics. Itong mga Stoics, sila din yung nagpauso ng human rights, ang Stoics, no? Yan yung kasaysayan ng karapatang pantao na naging institute, no, Universal of Human Rights sa UN, the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, no? Eh, ang kasaysayan niyan ay simula pa sa mga Stoics, yung Hellenistic philosophers na mga Stoics na nagturo yung karapatang na may basic right ang tao dahil tao siya. So, he taught that happiness can be achieved only in shaping one's inner attitude toward the world and not in changing externals. So, ito yung mga turo ng mga Stoics na halos literal, mapapansin nyo, similar, no? Like, no? Yung mga itinuturo ng ni Kohelet. No? Mukhang may pagka-stoic si Kohelet, no? Kasi mapapansin nyo na yung mga bagay-bagay na ito ay lilipas, na huwag natin, we will not pin our hopes on things that are changing, no? Mga externals, pero only in shaping one's inner, yung kalooban, no? Inner attitude
toward the world, yun yung nananatili. Yun ang hindi nagbabago. At doon tayo, yun ang panghahawakan natin, hindi yung mga bagay-bagay na nagbabago, na lumilipas. Ano nga ba ang mga bagay-bagay na lumilipas, na pera, di ba? Lumilipas ang mga yan, no? Edad, no? Buhay ng tao na lumilipas. No? Okay. Author, then, so kung hindi si Solomon, okay, the author then could be an unknown sage. Medyo hindi natin nameless, no? But took the name, took the pen name, no? Siya ay itinatago sa pangalan na Kohelet, and he composed this wonderful piece of teaching or work, excellent work, short but honest and maraming totoo itong katotohanan ang sinasabi niya, no? Eh, sinulat niya sa Palestine, meaning sa maybe in Jerusalem, the center of Palestine, Israel, sometime between 300 to 200 before the time of Christ, before the common era. Nung dumating si Alexander the Great, 333 yon, 333, tatlong 3 BC, no? O BCE. So yung panahon na ito, panahon ng mga Griego, no? Especially yung tinatawag na Hellenistic Greek, yung Griego na nasa Middle East, Egypt, Syria, sa area na yan, nung kinangkar ni Alexander the Great, no, nag-spread yung kultura na, at lengguahe ng Griego, pati kanilang mga philosophies. No? So, naging center ng learning, hindi na sa Athens, sa Greece, na ilipat sa Egypt. Yung center of learning, ang lugar na yan ay yung tinatawag natin na Alexandria in Egypt, Alejandria. Kaya naman, noong naging dumami na at dumami ang mga Kristiyano, no? Saan mo sila matatagpuan na nag-aaral at nagsasaliksik at mga teologo at mga filosofo? Nasa Alejandria sila, nasa in Egypt. Some of them even became saints, no? Justin Martyr, San Justin, si San Clemente ng Alejandria. May mga babae ding santo, katulad ni Santa Catalina de Alejandria. Meron pang teologo ng pangalan ng Origen. So, ang daming mga sikat na teologo na nanggaling din kasi naging sentro ng pag-aaral, sentro ng edukasyon, sentro ng filosofiya, ng karunungan, ang Alexandria in Egypt. Panahon na ito, 300 BC, panahon din na, yun nga, naisulat, sabi ng mga eksperto, ang libro ng Ecclesiastes. Okay, I hope nakakapagtiyaga kayo kahit na pa-blink-blink ang ating bagong camera. Bakit kaya naggaganon? Anyway, profile natin muna si Kohelet. So, magkukot tayo sa kanyang mga sinabi about himself. You will find it, of course, sa chapter sa libro niya mismo. So, chapter 12, verse 9, towards the end, sabi niya, besides being wise, the teacher also taught the people knowledge, weighing and studying, and arranging many proverbs. So, yung kanyang occupation, maliban daw sa siya'y pantas, so, yung pantas na ay parang isang bukasyon, isang trabaho na yung magiging sage, no? Siya din daw ay nagtuturo, nangangaral, no? And he taught the people knowledge. At hindi lang yan,
siya din ay nagsasaliksik, research, weighing, discerning, studying, no? Many teachings of the ancient world, or you can call them proverbs, yung mga itinuro ng mga sinaunang itinuro, siguro yung mga iba't ibang mga turo, maybe oral or written na pinag-aaralan ng mga pantas para ituro sa mga kabataan, sa next generation, na para sa paghuhubog sa kanila. Okay. So, sabi din ni Kohelet about himself, the teacher sought to find pleasing words. And he wrote words of truth plainly. So, siya'y nagturo ng mga katotohanan na maliwanag. Hindi fake news, hindi troll. So, makikita niyo yung passion ng pagtuturo ng totoo, ng tunay. Goes back to this period of time, to the passion to teach, yes, but what are they going to teach? Not fake news, not troll, not mali-maling pagbabasa mo ng kasaysayan ng Pilipinas, halimbawa, pero yung kung talagang totoo kang guro, totoo kang mangangaral, no, ay ituro mo ang katotohanan. Plainly, maliwanag. So, maybe to help you discern kung sinong iboboto ninyo, dapat yung nagsasabi ng katotohanan na maliwanag, hindi yung motherhood statements na tinatawag, yung parang sasabihin lang sa iyo na ipapangako ang gagandang buhay natin, babangon muli tayo, mga ganun. Motherhood statements ang tawag dyan. Walang laman. The truth is not plain, but abstract and merely a promise that utopic, yung hindi mo alam kung paano magagampanan yun, magagawa yun. Acquired wisdom, sabi niya. He also acquired wisdom, sabi ni Kohelet sa kanyang sarili, through personal observation at karanasan. Napakahalaga yun. Sa isang pantas na magtuturo at mangangaral, napakahalaga yung nakita niya mismo, napuntahan niya, nasaksihan niya, naranasan niya. Kaya nga, malimit, pag binasa niyo na yung Kohelet, madalas na sinasabi niya sa kanyang libro, I saw, nakita ko, no? Mismong mga mata ko, ang nakasaksi, kitang-kita ko, naintindihan ko, napag-aralan ko, no? Napagtanto ko, I perceive, no? I considered, I saw. Ito yung mga vocabulary niya na ginamit. So, hindi lang siya nagsasabi ng narinig ko na chismis lang yung kanya napakinggan, no? Pero siya mismo, parang yung isang kandidatong pagkapresidente, siya mismo ang pumupunta sa mga lugar na mahihirap, no? Yung hindi mo kailanman mapuntahan yan sa buong buhay mo, no? Kahit kami mga pari, kailan ko mapuntahan yung mga lugar na yun, na napuntahan yung babae na yun, na kasuluk-sulukan ng lugar sa Pilipinas, no? Para makita mo, no? Iba yung makita mo mismo kaysa yung ideya lang, yung kahit na may picture yan, eh, 'di ba? Kahit pa nakikita mo yung video, larawan, iba pa rin talaga yung napuntahan mo, nakausap mo yung mga tao na nandoon. Nakita mo mismo ang sitwasyon, hindi lang nagdepende ka doon sa napanood mong TikTok, YouTube video. Wala yun. Kaya sabi ko, iba rin yung nag-aaral kayo na nasa classroom, halimbawa, sa harap ko, kaysa yung andito lang tayo sa online. Pero wala tayong magagawa dahil pandemic, no? So,
pagtatiyagaan natin. Pati yung mga gadget natin na hindi tumatama na maayos, pagtatiyagaan natin. So, iyan. Yung profile ni Kohelet, nagtuturo siya na base sa kanyang pag-aaral, kanyang karanasan. So, talagang totoong wisdom. You remember, yung definition natin ng wisdom, if you still remember, ang sinabi ko noon na, what is wisdom? So, I told before na wisdom is the practical knowledge. So, practical knowledge of the laws of life, batas sa mga knowledge sa mga batas ng buhay, laws of life, and of the world at ang mundo, based on experience. Yan, yan yung wisdom. In short, common sense. Sentido comun. No? Yan yung wisdom. Practical knowledge, common sense. Nang ano, nang buhay-buhay, the laws, yung batas ng kalikasan, halimbawa, laws of life and of the world, based on experience. Kaya mga kapatid, no, yan yung wisdom. Kaya tama itong si Kuhela na, bagamat sabihin natin na ipagyayabang niya ang kanyang resume, no, eh, tama rin naman na dapat yung mga ngaral, naranasan niya, nakita niya, napuntahan niya, napagtanto niya, nakausap niya, iba rin talaga kaysa yung tinatawag natin na armchair politician or armchair leader, armchair priest or armchair theologian, yung nandun lang sa opisina at yun lang napapakinggan niya, napapanood niya sa television or what, yun lang ang source ng kanyang kaalaman. Iba rin talaga yung napuntahan. No? Kaya pag ako'y mamimili ng mamumuno, mas gusto ko yung ganon. Kaysa yung naandoon lang, ang kaalaman niya ay binubulong lang sa kanya. The Times of Kohelet, number 5, mga kapatid, mga alas 9 na, pasensya na po kayo, at late tayo nagsimula. No? Dahil meron tayong problem kanina sa pagsaset up at hanggang ngayon nga pinoproblema pa natin. The Times of Kohelet, yung kapanahunan niya. Okay. So history muna lang sandali, no? Ito yung ang ruling ay isang dynasty na napakasamang dynasty. Masama na nga ang dynasty, di ba? Kaya nga nasa batas natin na walang dynasty, pero pinapractice karamihan ng dynasty, no? Kasi by itself masama na 'yon. Anong objective pa na bagay 'yon, no? Ang inuuna mo ay sarili mong tribo o sarili mong pamilya. Dynasty nga, pamilya, mauuna muna ang pamilya mo bago ang bayan. 'Yan ang dynasty. Poprotektahan mo muna yung kapangalan, kaapilyedo mo, yung mga kamag-anak mo o pamilya mo bagong iba. Blood is thicker than water. Yun yung namuno sa kapanahonan na ito. Ito yung dynasty ng mga Ptolemies. Ptolemies. Yan si Ptolemy ay isa sa mga general ni Alexander the Great. Diba yung si Alexander the Great, he was able to rule, no, and capture practically the whole of Middle East at that time, 333. Namatay siya ng maaga at 27 years old, at yung mga general niya, yung mga katiwala, yung mga general, mga bodyguards niya, mga general, sila na ngayon nakinabang doon sa iniwan na imperyo ni Alexander the Great. Pinaghati-hatian nila, no? At isa sa mga nakakuha
ng parte ng Egypt, kasama na ang Israel, ay yung si Ptolemy. At sisimulan niya ngayon ang dynasty ng Ptolemy. Mga 200 years na mamumuno ang pamilya niya, kaya nagkawindang-windang nga rin sa panahon na ito. Dahil dinastiya ang mamumuno. Kaya marahas. No? So, katulad nung commentary na nabasa ko, ito yung sinabi sa isang libro. The Ptolemaic Kings, yung Ptolemaic Kings, yung mga hari na one after the other na galing sa pamilya ni Ptolemy, yung tinawag niya pa na sarili niya na savior, na tagapagligtas. Can you imagine si Ptolemy na general ni Alexander the Great, sasabihin niya sa kanyang sarili, siya daw ay savior, soter, in Salvador, in the, sa wikang Griego, Salvador, sa wikang Espanyol, sa wikang Griego, soter, sa wikang Griego, Salvador. Exploited the country with ruthless efficiency. Ano bang bago dyan? Bleeding the population dry through their taxation. Talagang kinulimbat ang kaban ng bayan, sabihin nga natin. No? So, yun yung plundered the wealth of the nation. Where is the money coming from? From the taxes of the people. Just like na saan manggagaling ang yaman ng isang bansa kung hindi ang buis. Kaya, papaano? Tataasan mo yung buis. The population dry through the taxation. Hindi ako nagsabi yan, mga kapatid. Sinabi yan ng isang eksperto ng libro na ito. Yan si Father Celeste. Kung may hiras in peace, he died in 2005. Professor Kumusya, Amerikano. Sa libro niya, yan yung pinagsasabi niya doon. Yan yung tingin niya, no, sa nangyari. Pag i-google niyo naman nga rin, ang Ptolemaic dynasty, makikita niyo sa Wikipedia and some other sources kung gaano sila walang hiya ang dynasty na ito. No? Ruthless efficiency. Talagang kinulimbat nila. Bleeding the population dry, no? Through their exploitation. Ito yung na-download ko sa internet, yung dynasty ni Ptolemy. Somewhere here ay isa sa mga and you will know her kasi sikat siya ay si Cleopatra. Yan, from the dynasty of Ptolemy, ay makakasama yan isang sikat na napangasawa ni yung Antony, yung sa Roman, bagawang Roman emperor, ay si Cleopatra. Okay, so much for that. And ito yung empire, no, ng Ptolemaic Empire, ruling so Egypt kasama ang Israel, no. Okay, so I hope you can yan, palakihin natin yung mapa na ito. Yung Nabatea is Jordan today, no. So ito kasama ang itong Egypt, no. Ito yung sea, yung Red Sea. So, nandyan yung Egypt. Okay. Some texts in Ecclesiastes indicate tyrannical rule of those in power. Yan. Magbibigay tayo ngayon ng halimbawa nung pinagsasabi ni Koheleth tungkol sa pamumuno na tirani, no, na mapang-api, no, na pamumuno, siguro referring to the oppression na naranasan nila under the Ptolemy, the Ptolemaic family, no. Sabi niya ito, if you see in a province the oppression of the poor and the violation of justice and right, yun yung human right, do not be amazed at the matter. Okay. So, naging ordinary na lang, mga kapatid, yung
nakikita, no, na pang-araw-araw na namamatsyaga, nakikita ang pagpang-aapi sa mga mahihirap and violation, no, ng katarungan at karapatan ng mga tao. Sabi ni Kohelet, huwag kayong magtataka. Do not be amazed. Sabi niya, huwag kayong magtataka. For the high official, sabi niya, is watched by a higher. Oh. Yung official na yan ay mayroon ding mas matas pang nakatingin sa kanya. Nagbabantay sa kanya. And there are yet higher ones over them. So maganda yan. Kayong magtataka. Kasi yan ay kung barangay tano dyan, eh meron ding kapitan, meron pataas ng pataas. No? Hanggang o. Na hindi natutulog, na nagbabantay. Parang ganon. So, parang magbibigay siya ng kaunting pag-asa na yung pang-aapi na ginagawa ng mapang-aping pamumuno, no, ay magkakaroon din ng katarungan. No? Or, sabi niya rin, no, in description niya na nangyayari, no, surely, the oppression drives the wise person, sabi niya. Mad and bribe corrupts the heart. Chapter 7, verse 7. Surely, oppression drives the wise person mad. Yung inaapi mo yung pantas, no? Darating ang panahon na mag-aaklas yan. Yan, mga kapatid, yan nangyari sa atin yan, di ba? Sa EDSA Revolution, sa EDSA DOS. EDSA DOS ba yun? EDSA, yung kay ERAP, convicted plunderer, nangyari yan, with Marcos. Yung mga tao, oppressed, no? Kahit pa bubulabulahin mo yun, darating ang panahon na yung matalinong, yung mga tao na akala mo ay walang kapangyarihan na siya inaapi mo lang, no? Pinagsisinungalingan mo, dinadaya mo, darating ang panahon, no? Hindi yan, ano, tama, no? Hindi yan magpapaapi. Pwede mo sigurong bulahin, apihin minsan, no? Pero uulitin mo pa yan. Oh, ayan. Bribe corrupts the heart. Tama yun, no? Bribe corrupts the heart. But oppression drives the wise person mad, no? Or angry. Sabi pa ni Kohelet, I have seen under the sun another evil, like a mistake that proceeds from a shalit. Yan yung word niya for tyrant. Shalit, sabi niya. O, nakita niya raw under the sun yung isang masamang nilalang. No? Eh, ang laking kamalian yan, no? Sabi niya, na yan ay galing sa shalit, sa isang mapang-aping namumuno. No? So, nakikita mo yung si Kohelet ay talagang nagpaparinig, no, sa mga tao na huwag kayong patulog-tulog sa harap ng ganyang klaseng pang-aapi sa inyo. Sorry. It is within the context of frustration and uncertainty that Kohelet composed his teaching. Yan. So, ito yung kontesto nung bakit merong libro na Ecclesiastes ngayon. Merong pinanghugutan ng mga karanasan na nangyari. So, nasa yung context niya ay yan. Ang mga Hudyo, mga Israelita, let's just say the Jews, ordinary person, talagang kinawawa sila nung dynasty na ito.
So Qohelet came out with this kind of a kind of protest book, literature, no? Yung matalino lang makakaintindi, siyempre, no? Kasi pinatatamaan ka na pala o pinatatamaan na pala iyong namumuno na ganyan dito sa sulat niya. Hindi mo pa alam, pero yung mga tao na nagbabasa, alam niya na ang pinatatamaan ay iyan, no? So it's therefore timely na basahin natin itong libro ni Ecclesiastes, libro ni Qohelet or Ecclesiastes, no? At pag maano lang ito, maikli lang, kaya hindi mahirap na matapos in mga siguro mga wala pang isang oras tapos niyo na yan, eh, yung Ecclesiastes. Pero pwedeng ulitin, basahin para malasap niyo automatic, ma-enjoy ninyo ang pinagsasabi niya, but take into consideration yung context niya ni Qohelet, yung mga pinagsasabi niya. Now, para madali maggabay sa inyong pagbabasa, ay magbibigay ako ng i-discuss ko sa inyo some of the key words, no? Mga mahalagang salita, kataga na ginamit ni Qohelet dito sa kanyang libro sa Ecclesiastes, no? Hindi lahat, siyempre, no? Mamimili ako, maybe matapos natin isa o dalawa ngayong gabi, and then we will continue next meeting, at para maayos din natin tong ating live streaming. So number one, ang pinaka number one na vocabulary, lengguwahe ni Qohelet, favorite word niya. Oh, 'di ba, mausong-usong ngayon sa mga interview, may ini-interview ata ang ating mahal na Vice President. Ang sabi niya mag-interview, in one word, describe like this. Sometimes parang ang hirap yung imagine na you describe a big reality in just one word. In unjust naman yun sa realidad na yan. Just describe a thing in one word, no? So hindi siya wise din na ano yun, eh, na tanong minsan na ganyan, one word, two words, one sentence, ano. Eh, ang mundo hindi mo ma-reduce into one sentence, into one paragraph. You need interpretation, you need explanation. You need the details, no? Sabi nga na, the devil is in the detail. Yung katotohanan ay nasa detalye. So, kung tanungin mo si Qohelet, Qohelet, in one word, describe your book. Masabihin niya, Hevel. Masabihin niya, Hebrew yan, ha? Hevel. Sabi niya, Hevel. Ano ibig sabihin ng Hevel? Yun, 38 times yun na binanggit sa libro. 38 times out of 12 chapters lang. 38 times. So, ibig sabihin talagang favorite word ito ni Qohelet, no? Literally, no, yung ibig sabihin ng Hevel, literally, ha, maraming ibig sabihin, eh. Pero sa isa sa pinaka plain meaning niya ay wind or breath, no? Yung wind na dumaan na walang value, wala, ganyan, parang yung mabaho na nilalabas natin sa likod natin. Yan ganyan, no? Yun yung hevel, no? It's a bad wind, no? Bad air, no? Air that is not important, no? That it comes and goes, no? Yan, just like a wind, no? Sometimes breath, but breath is important, eh. Pero yung air na unnecessary air, di ba, may mga ganyan. Yan yung hevel, no? Oh, fleeting, no? Fleeting, no? Madaling mawala, no? Insubstantial, no? Walang halaga, no? Ephemeral, no? Mababaw. Kaya maalala niyo yung may ang pangalan niya ay Hevel, no? Merong tao sa Biblia na ang pangalan niya ay Hevel. Pag in English natin, yung Hevel, Abel, si Abel,
Di ba si Abel, nabuhay, and just one like that, namatay. Gone. Parang ganun, no? Nandyan siya, minala siya ng kapatid niya, tinap, wala na, tapos na. Tapos na buhay, tapos na. So, fast, quick, ephemeral, fleeting. No? Fleeting. Yan, yung mga kapatid, Hevel. No? Unfortunately or fortunately, okay, ang King James Version, English Old Translation, following yung translation ni St. Jerome sa Vulgate, Latin translation na ginamit ng simbahan for many, many years, no? Ang ginamit na word ay vanity. Vanity. Vanitas. In Latin, no? Vanitas. Ngayon, yung word na vanity, eh, naiiba ang ibig sabihin niya ngayon sa lingwahe natin, mga kapatid, na sa English ngayon. Pag sinabing vanity, yung marami kang palamuti sa katawan, o inalaga. It depends how you see it. Sometimes the vanity is okay kasi it helps you build your confidence dahil papagandahin mo yung sarili, bibili ka ng mamahaling mga bag, mga lalang, it kaya mo naman. So, sasabihin na, but the vanity is not necessarily bad, no? It's not just, meron pa ngang magazine ng pangalan ay Vanity Fair, no? Vanity Fair, no? Kung saan yung mga models, yung kanyang mga larawan ay pinapakita, no? So, vanity, no? Eh, the old meaning of vanity, Latin vanitas, ay fleeting. Eh, pero ngayon, yung vanity, hindi na ganun, no? Pero, we keep that word until today because it's a classic expression now, no? It has become a classic. So, expression. So, yung English niya sa chapter 1, verse 1 ng ating Ecclesiastes, Ecclesiastes, vanity of vanities. No? All is vanity, sabi niya. No? Hevel habalim. No? Kol habalim. Most popular na ito ngayon na translation. Although modern meaning of vanity is a problem, sabi niya, problem. So, anong pwede nating isipin na kahulugan nung word na ito? Favorite word ni Kohelet. In one word, Kohelet, describe your book. Vanity. Yeah. Vanity is not a good term now, as I said. And Hevel is Hebrew. You know? Air, wind, walang impact. No? So, ang ibig sabihin, one way of saying it, yung vanity, all is vanity. No? Some translations use the word absurd. Absurd. No? Sa bizarre, sa absurd, sabi nila, absurd. Meaningless. No? Meaningless. No? Kaso masyadong philosophical. Walang kabuluhan, sabi ng ating Tagalog translation. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Yan yung ating Tagalog translation. Kaya kasi inadapt niya yung idea na absurd or meaningless na meaning ng Hevel. Eh sabi ng isang expert, ng libro, nagsulat ng komentary na napakakapal ang libro na ito. Ang sabi niya, meaning of this word is difficult to determine. Sabi niya. Eh, pag ako nagtuturo, para madali, isipin niyo na lang na it is just like the bad air that comes from your back, from your behind. No? Yun. Walang halaga, walang substance. Hindi rin siya mahalagang hangin. No? Ang hangin ay mahalaga. No? Pero yung lalabas doon sa likod ninyo, hindi mahalaga yun. Toxic yun.
Parang ganun yun. No? Vanity of vanities, all is vanity. You know? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. No? Meaningless. Of all without meanings. So, or absurd. Yan, mga kapatid. So, yun yung opening words ni Kohelet. And that is a word that will be repeated many times, 38 times. For example, sensya na po kayo, medyo tatapusin natin bago naman mag-alas 10. Now, examples of Hevel. Example lang ito. Chapter 1, verse 4. What profit, sabi niya, anong pakinabang have we from all yung ginagawa natin na mabibigat, toil, no? Trabaho ng trabaho, no? Gumawa ng gumawa, may nagpapawisan ka, which we toil under the sun, meron bang halaga yan? Sabi niya, in short, mamamatay din, lilipas din, mamamatay ka rin. Hindi mo rin madadala sa iyong pagpapuntahan. No? What profit then from what we all the toil which we toil under the sun? Kasi sabi ni Kohelet, I have seen all things, kita niyo yung observation niya, are done under the sun, and behold, lahat ay vanity, hevel. At hinahabol mo lang ang hangin. You are just boxing or fighting or chasing after wind, sabi niya. Ibig sabihin, walang patutunguhan. Eh lahat naman yan ay vanity, hevel, masamang hangin, toxic na hangin. So, kita niyo yung pagka-skeptic ni Kohelet, no? Pagka-stoic and skeptic niya. No? Siguro nakikita niya yung dynasty ni Ptolemy, dami niyang ginto, no? Ill-gotten wealth, talyado gold siguro. Sabi niya, I have seen all things that under the sun. Kitang-kita ko na yan sa karanasan ng mga tao. Lahat yan, vanity. Meaningless. Absurd. Yeah. I said in my heart, sabi niya, I said in my heart. Meaning, I meditated. Yeah? Pinag-isipan ko. No? Pinagnilayan ko. Come now, let me try you with pleasure and enjoyment of good things. Sabi niya, enjoy ka. No? Halika. No? But these two was hevel. Sabi niya, vanity. Imagine. So I said in my heart, if the fool's lot is to befall me also, ay yung kamalasan ng mangmang ay kasama din ako dyan, sabi niya. Why should I be then wise? No? Ba't kailangan ko pang maging matalino? Eh, yung kapalaran ng mangmang na yan, eh, pareho lang ng aming ending, ng aming pagpupuntahan. Tsaka may pupunta, eh di kamatayan. Pagtanda, sakit, kamatayan. Pare-pareho lang yan. No? Matalino ka o mangmang, pare-pareho ang iyong tadhana, ang iyong ending. No? So, and in my heart, sabi niya, I decided na kahit pagiging wise, mag-accumulate ng knowledge, is also hevel, vanity. Huwag niyo isipin yung vanity na, ano ha, yung pangpapaganda o ano, hindi ganun, no? O pang, vanity means hevel dito. Walang kabuluhan. Walang katuturan, mga kapatid. For the lot of mortals, yun daw kapalaran, yun daw destiny ng tao at hayop, beast, parehas. Same lot. Ano nga ba ang tadhana at katapusan ng tao at hayop, edi kamatayan. Pare-pareho kayong patay, mamamatay. The one dies as well as the other.
And both have the same life breath. Nangihinga. Human beings have no advantage over beasts, sabi niya. Kasi pareho lang naman yung pupuntahan nila. All is hevel, vanity. Ikaw ay mahilig sa pera. Yan. The lover of money will not be satisfied with money. Totoo po yun, mga kapatid ko. No? Hindi ho ba, mga kababayan? Kaya nga tumatakbo siya ang iba dyan sa gobyerno, aasa ng pera. Pahahawakan yung ano, puder para lalo pang yayaman. Paliktad ho, hindi ho ba? Dapat kasi, di ba, pag ikaw ay nagsilbi, talagang maghihirap ka. Eh kasi nga, ibigay mo lahat. Servant leadership na eh. Ibigay mo lahat. Eh pag alis mo dyan, napakayaman mo na. Eh di, anong klaseng ano yun? The lover of money will not be satisfied with money. Totoo po yun. Totoo yung sinasabi ni Kohelet. Nor the lover of wealth with gain. This also is hevel, is vanity. Yan. For more words, more vanity. Sabi niya. Oh, salita, puro ko salita, kulang ka namang sa gawa. What profit is there for anyone? Vanity din yan. This is a vanity that occurs on earth. There are those who are just, meron daw mga makatarungan na tao, matuwid, na tao, but are treated as though they had done evil. Totoo po yun. Matuwid na tao, sinisiraan. Sabagay, sino ba bang sisirahin mo kung hindi matuwid? Alam, sisirahin mo yung sira na. No? Eh, sira na ngayon, ba't sisirahin mo pa yun? Anong ikakasira niya pa? Eh, di wala. Ang sisirahin mo yung matuwid. No? Ayan. Kaya yung matuwid na tao, tulad ng isa nating kakilalang matuwid, na matuwid. Talagang the best na maging presidente natin yan. Sisiraan mo talaga yan. Eh kasi nga, eh matuwid. No? Oh. And those who are wicked, but are treated as though they had done justly. Oh. Yung pang masama, yung pang taong, Diyos ko po, no? Eh, sila pa ang tinitignan na matuwid. Kaya sabi ni, that too is nonsense. Absurd. Meaningless. Vanity.